isa ka ba sa mga bata noon na sumampa sa inyong mesa at itinaas ang mga braso ng paekis kasabay ang paghagis ng inyong sombrero habang pinatutugtog ang kantang Di Ko Kayang Tanggapin? Umiiyak ang puso. Kahapon lamang. Yeye Bonel at madami pang awitin na talagang bumuo sa ating kabataan na pinasikat ng singer, composer at aktor na si April Boy Rehino. Halika mga idol, kilalanin at alamin natin ang ilan sa kanyang mga naging karanasan at mga ligasiya sa industriya ng musikang Pilipino at ating talakayin kung ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw na sadyang ikinalungkot ng napakaraming tagahanga. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si April Boy Rehino o si Dennis Magluyuan Rehino sa tunay na buhay ay pinanganak noong April 9, 1961 sa Marikina. Pero ayon naman sa kanila, sila ay tubong Samar. Ang kanyang mga magulang naman ay sina Tomas at Lucena Rehino. Pang-apat si April Boy sa walong magkakapatid. Sila ay lumaki malapit sa Riles sa Caloocan. Tinawag siyang April ng kanyang mga magulang dahil sa buwan daw ito ng Abril ipinanganak. Subalit madalas naman siyang napapagkamalang babae, kaya nilagyan ng Boy ang kanyang palayaw. At sa murang edad ay tumutulong si April Boy sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagtitinda ng ampaw, banana queue at kamote queue. At upang makaagaw ng pansin sa mga tao, ay sinasabayan ni April Boy ng pag-awit ang kanyang pagtitinda na labis na kinagiliwan ng mga namimili. At kaya madalas siyang binabalik-balikan ng kanyang mga suki dahil inaabangan nila ang magandang tinig ni April Boy. Naging popular din siya nung siya ay nag-aaral pa ng elementarya dahil madalas itong pinapakanta ng kanyang guro. Dito na din nag-umpisang mabuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili at unti-unting nahasa ang kanyang talento. At sa edad na 10 ay madalas naman itong nananalo sa mga singing competition at nakapag-uwi naman ito ng premyo na ibinibigay naman niya sa kanyang mga magulang upang ipangtustos sa kanilang pangangailangan. At di nagtagal ay huminto na rin si April Boy sa kanyang pag-aaral at nag-focus na lang sa kanyang pag-awit. Madalas na rin siyang kumakanta sa mga opening act, local club at mga kapistahan sa iba't ibang lugar. Unti-unti na din siyang nakilala bilang isang mahusay na performer. At taong 1980, nung si April Boy ay tumuntong sa edad na 18, ay nagtungo naman siya papuntang Japan upang maging isang singer at entertainer. Nang sa gayon ay mas makatulong pa ito sa kanyang pamilya. Di nagtagal ay kinuha niya na rin ang kanyang mga kapatid na sina Bingo at Jimmy na noon ay mga bihasa at mahuhusay na rin sa larangan ng pag-awit. At doon ay nagsama sila bilang trio at ipinamalas nila ang kanilang galing. At pagkatapos ng mahigit isang dekada na pakikipagsapalaran sa Japan, noong 1993 ay nagbalik si April Boy ng Pilipinas kasama ang kanyang mga kapatid na sina Bingo at Jimmy Rehino. At nang lumaon ay naisipan nilang magbuo ng grupo at tinawag nila itong April Boys. Sumulat na din sila ng mga original na awitin at pinasa nila ito sa mga recording company. Ngunit wala kahit isa ang nagka-interest dito. Pero sa kabila nito ay siniportahan naman sila ng kanilang magulang. Kaya nagbenta ito ng lupa upang magamit sa ilalabas nilang album. At pagkatapos noon ay matagumpay naman nila itong nai-record. Subalit kahit meron na silang album, ay ayaw naman itong tanggapin ng mga DJ sa mga istasyon ng radyo. At dumanas pa nga ito ng ilang panlalait dahil di umano ang kanilang mga awitin daw ay tinawag na baduy. Pero di nagtagal ay may kaisa-isang DJ na tinatawag na Baby Michael o mas kilala natin ngayon sa pangalang Mike Enriquez, upang i-ere
sa kanyang programa sa radyo ang ilang kanta ng April Boys. Kaya matapos itong mapakinggan ng marami, ay kaagad itong sumikat dahil nahuli nila ang kiliti sa musika ng masang Pilipino. At pagkatapos nito ay nagkabi-kabila na ang naging offer sa kanila ng iba't ibang recording company. Kaya di nagtagal ay pumirma sila ng isang recording contract sa Ivory Records at nai-release ang kanilang debut album na Dugong Pilipino noong 1995, kasama ang kanta na Sana'y Laging Magkapiling, na isang awitin na nagmula sa isang Japanese singer na si Nagabuchi Tsuyoshi, na may pamagat na Kampay, na isinali naman nila sa wikang Tagalog, na naging sikat na sikat sa mga Pilipino. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanilang kasikatan ay hindi na sila magkasundong magkakapatid dahil na din sa hindi pagkakaunawaan na nauuwi sa pataasan ng ego. Pero sa di kalaunan ay nagkaayos din naman sila. Si Bingo at Jimmy ay pinagpatuloy ang kanilang nasimulan at si April Boy Rehino naman ay nag-focus para sa kanyang solo career. At sa kaparehong taon ay nakapag-release si April Boy ng kanyang solo album na tinawag na Umiiyak ang Puso under Ivory Records, at kaagad itong bumenta ng 120,000 copies. Nanalo din ang kantang Umiiyak ang Puso bilang Best Country Ballad Recording na iginawad ng Awit Award noong taong ding iyon. Ikinasal naman si April Boy kay Madeline Rehino at binayaan sila ng anak na lalaki at babae. Ang kanyang anak na lalaki na si JC Rehino ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at naging mga awit at kompositor. Labis ang kasikatan na nakuha ni April Boy Rehino, kaya kinilala siya bilang Masa Idol of the Philippines. At pagkatapos nito ay muli siyang nakapag-release ng mga album gaya ng Idol, Salamat Sayo, Philippine Idol at madami pa. At ilan din sa kanyang mga kanta na tumatak sa atin ay ang Paano ang Puso Ko, Kahit Kaibigan Lang, Kahapong Nagdaan, Yeye Bonel at marami pa. Ginamit ding theme song ng isang teleserye ang kanyang kanta na Esperanza noong 1997. At ang pinakatumatak sa atin at hindi malilimutan na kanta ni April Boy ay ang kanyang awitin na Di Ko Kayang Tanggapin, na talagang humakot ng samot-saring papuri. At naging trademark na din niya ang pagbibigay ng mga sombrero sa kanyang mga show at mga concert. Lumabas din siya sa mga pelikula gaya ng Mrs. Kong Hoodlum, Takot Ako sa Darling Ko, Di Ko Kayang Tanggapin, Super Idol at In Love Ang Lalaking Ito kay Yumare. Gumawa na din si April Boy Rehino ng Tagalog at English version ng Japanese song na Itoshi no Eli na pinamagat ang Honey My Love So Sweet. At pagkatapos ng mahabang panahon na pamamayagpag dito sa Pilipinas ay nagpasya si April Boy Rehino at ang kanyang buong pamilya na doon na manirahan sa US, at doon ay pagpatuloy ang kanyang karera. At nang lumaon ay namayagpag siya sa mga idinadaos niyang concert sa iba't ibang sulok ng Amerika upang magbigay ng kasiyahan sa mga kababayan nating OFW na nalulumbay sa abroad. Ngunit noong 2009, habang siya ay naninirahan sa Estados Unidos, ay napabalitang na-diagnose ito na may prostate cancer, at pilit niyang pinaglabanan ang kanyang karamdaman at sumailalim sa iba't ibang uri ng panggagamot. At taong 2013 ay pinahayag niya na siya ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Ngunit tila yata ang mabait na kapalaran sa kanya ay unti-unti nang nagiging malupit, dahil matapos ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang sakit ay napag-alaman naman noong 2015 na na-diagnose ito na may diabetic retinopathy na nagdudulot ng pagkabulag o pagkawala ng paningin sa taong may diabetes. At di nagtagal ay tuluyan na nga siyang binawian ng paningin na labis na dumurog sa puso ng ating idolo. Ito na rin ang naging dahilan ng unti-unti niyang pagkawala sa mundo ng musika, dahil talagang nalugmok na siya at tuluyan ang nawala ng pag-asa sa kanyang buhay, dahil iniisip niya
na wala na siyang silbi dito sa mundong ibabaw. At dumating din sa punto na gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay dahil sa labis na kalungkutan na hindi na niya masilayan ang ganda ng umaga. Pero sa kabila nito ay hindi naman siya sinukuan ng kanyang butihing asawa. At ang kanyang asawa na din ang nagsilbi bilang kanyang mga mata. At ito na rin ang nag-akay sa kanya patungo sa Panginoon. Kaya dito na nakita ni April Boy ang matagal na niyang hindi nakikitang liwanag at nagkaroon siyang muli ng pag-asa sa kanyang buhay. Dahil ayon sa kanya, noong maayos pa ang kanyang paningin ay hindi na niya nakikita na kung saan siya nagmula. Iniisip niya rin noon na ang kanyang kasikatan na natamo ay hindi na magwawakas dahil binulag na siya ng kanyang kasikatan. At pagkatapos nito ay nagpatuloy siyang mamuhay ng normal kasabay na din ang paglilingkod sa Diyos. Gumawa din siya ng awitin na pinamagatang Tanging Hiling. Na naglalaman ng pagsusumamo at pagtitiwala sa ating Panginoon. Subalit noong November 29, taong 2020, alauna ng madaling araw, ay isinugod si April Boy sa isang ospital sa Antipolo. At napag-alaman dito na mayroon siyang malalang sakit sa bato at acute respiratory na umabot na sa stage 5. Kaya nakatakda siyang sumailalim sa isang dialysis noong araw na iyon. Subalit tuluyan ang nalason ang kanyang katawan dahil sa kanyang sakit at hindi na ito umabot sa takdang oras at binawian na ng buhay si April Boy Regino. Si April Boy ay pumanaw sa edad na 59 at inihimlay ang kanyang labi sa kanyang mausoleo sa Valley of Sympathy Memorial Park sa Antipolo, Rizal. Sadya talagang napakasarap makuha ang tagumpay na minimithi ng lahat sa atin, gaya ng kasikatan, pera, magandang bahay, mga sasakyan at mga nagagandahang babae. At dahil sa sobrang taas ng ating naabot ay hindi na natin natatanaw ang ating pinagmulan. Kaya sa ating paglagpak paibaba ay sobrang sakit din ang ating madarama. Kaya kung nandoon na tayo sa rurok ng ating tagumpay ay matuto tayo magpasalamat sa ating Diyos at matuto din tayong tumapak sa lupa at magbalik tanaw sa ating pinagmulan.